Alright, we are now live. So, I hope naririnig nyo ako ng maayos at hindi naman maingay. Before tayo magsimula, comment muna kayo dyan kung naririnig nyo ako ng maayos. I hope nag-dinner na kayo. Kung hindi pa kayo nag-dinner, pwede naman kayo mag-dinner habang nakikinig. Alright. Kinig ba? Naririnig naman ba ako ng maayos? Hindi naman ba maingay yung aking audio? Comment kayo dyan kung naririnig nyo ako na maayos bago tayo magsimula. Kasi baka mamaya, imik ako ng imik, din nyo naman pala ako naririnig. Kasi sa akin, okay naman. Alright. Okay, ayan. Kinig. So yun. Once again, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi kung nasang parte ka man ng mundo ngayon nanonood. And welcome dito sa ating weekly Q&A session na exclusive dito sa ating Ethical Nation Group. So kung meron kayong mga friends na network marketers, members na alam niyong matutulungan itong ating Q&A session, pwede niyo silang i-add dito sa ating group for free. Kasi libre lang naman mag-join dito. So yun. No, para mabigyan din ng ano, mabigyan din ng value itong Ethical Nation kasi dito nagsimula ang lahat. No, dito sa group na to nagsimula ang lahat. Lahat ng mga pinagsasabi ko at pinaggagawa ko na pinaglaban ko na kaya mong maging successful sa ethical na paraan sa network marketing. Dito nagsimula yan sa group na to. Kaya gusto kong ibigyan ng ano, ng value. Even though mas maraming nanonood sa totoo lang mas maraming ano eh. Mas maraming nanonood sa akin sa Facebook page kapag doon ako nagla-live, mas maraming nanonood doon, pero na-realize ko kasi nawawala na ng value itong Ethical Nation group natin. Eh, dito naman nagsimula yung lahat. Kung wala itong group na ito, baka ewan ko kung anong nangyari. No? Hindi dumami yung mga ethical networkers. So, gusto kong bigyan ng value itong ating group. Kaya dito na lang ako nagla-live. Even though konti tayo dito. Actually, kayo lang rin naman na magpaparami nito eh. No? Kayo lang rin naman na magpaparami nito. Depende sa kung gaano karami nyo i-share. And once again, kung gusto niyo itong i-share sa iba, make sure network marketer sila. No, huwag kayong mag-a-add dito ng mga friends nyo, relatives nyo, family nyo na hindi naman network marketer kasi maiinis sila sa inyo. No, ba't mo sila i-add dito? Wala silang kinalaman dito. Magagalit lang yun sa'yo. Kaya ang i-add mo lang dito ay yung mga network marketers rin tulad mo. Okay? Pero huwag ka mag-a-add dito ng mga acne. Huwag ka mag-a-add ng acne. No, ibig ko sabihin is yung mga hindi naman actually downline, pero yung mga kilala mong network marketers na talagang mas pinipilit nila na ano, na gawin yung mali, gawin yung unethical, mas pinipilit nila na do not reinvent the wheel. Usually mga apply niyan eh. No, ang i-add mo na lang is yung mga friends mo, downlines mo na alam mo na matutulungan ito na network marketer. Okay, once again. Okay, so shout out muna sa mga nandito na. Shout out sa pinakaunang nag-comment, si Ronnie. Okay, si Ronnie Velasco. Part pala to ng team ko. Okay, magandang gabi. Kay Mary, kay Jana, kay Hakim. Oh, Hakim, no? Kailan yung huling beses tayo nagkita? Tagal na na, no? 2019 pa yata yun. Claystone, si Namenia, Gerald, Arvin, si Queen, Michael, si Jen, and si Coach Jake. Yes, sa mga pinakang magaling at pinakang masipag ko na leader yan. Si Elmir, MJ, and Marlita from Singapore. No, lapit lang. Diyan lang sa may kanto. Panis na yung joke na yun, ano? Hindi naman nakakatawa. Ako lang ang tumatawa sa joke na yun. Okay. So, mag-start na tayo. Ito, meron kasi ako nakita na, ano, na actually, meron na ako nakalaan na topic para sa ngayong gabi. Para sa inyo. Kasi, after nito, by the way, para dun sa mga members ko na nanonood, meron pa tayong Q&A session after nito. Ayun, exclusive naman para sa grupo namin yun. Okay? Kaya, mas maganda kung dun na lang kayong magtanong. No, ang hayaan nyo na lang na magtanong dito is yung mga hindi part ng team natin. Para sa, kasi sa totoo lang, para sa kanila talaga to.
na, nadadamay lang kayo, pero para sa kanila talaga to. Meron para sa atin talaga. No, para, I mean, para sa inyo. Okay? So, yun. Bago nyo i-mention, madami na-mention nyo, bago nyo i-mention, add nyo muna sila dito sa group. Kasi hindi nila makikita. Kahit i-mention nyo sila dito, hindi nila makikita itong live natin kasi hindi sila part ng group. Okay? So, i-add nyo muna sila. Add nyo muna sila dito sa group. Tinitingnan-tingnan ko naman eh kung ina-add nyo para ma-accept ko rin kaagad. Alright? So, with that being said, gusto ko muna sagutin itong tanong. Sa totoo lang, mas interesado na ako sa mga tanong na may kinalaman sa leadership kasi yan yung kulang ko. Aminin ko, nakulang ko na sa mga training ko. Diba? Kahit sa YouTube, diba? Nito na nga lang ulit ako nakakapagdagdag ng mga leadership na klase ng training kasi madalas na mga training ko talaga, inviting, prospecting, alam mo yung mga technical skills. Pero napaka-importante kasi talaga ng leadership eh. Yung mga skills na yon, yun yung makakatulong sa'yo para kumita ng malaki. Pero yung leadership skill, yan yung makakatulong sa'yo para yumaman. So iba yun. Okay, ibang level na yon. Kaya mas interesado akong sagutin yung mga question na may kinalaman sa leadership. Katulad nitong tanong ni Arvin. Okay, so tanong ni Arvin, Arvin Bayaborda, sa loob ng isang linggo, okay lang ba mag-training at bonding 3 times a week? Kahit ang group mo lang ay sa group B. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng group B. Ano ba to? Winning leg ba to? Weak leg ba to? Ano ba yan? Strong leg ba yan? Hindi ko alam. Pero, it doesn't matter. Okay, it doesn't matter. Dito sa question, ay okay lang ba na mag, sa loob ng isang linggo, mag-training at bonding 3 times a week? Okay, so ito yung personal preference ko. Hindi lang preference, and experience ko na rin. Kasi maraming beses na ako nag-testing. By the way, no, kung sakaling hindi nyo napanood yung introduction ko dito sa video na to, kasi ano, late ka lang dumating. Hindi ka pa naman masyadong late. No, kakasimula pa lang naman. As of today, 7 years na ako sa network marketing industry. 7 years. So medyo madami-dami na din akong alam. Medyo lang naman. Okay? So, ito yung, ang isa sagot ko ay based on my experience at kung ano yung nag-work sa akin. Pero hindi ibig sabihin yung akin, yung sagot ko ang perfecto. Okay? I-try mo din sa'yo. Malay mo mag-work sa'yo. Kung hindi mag-work sa'yo, baka ibang way yung mag-work sa'yo. So, ito yung sa akin. Pag nagsisimula ka pa lang, no? Pag nagsisimula ka pa lang, tapos, halimbawa, may maliit ka na grupo, no? Halimbawa, wala pang 100 yung mga members mo. Kasi sa akin, dati ginawa ko yan eh, especially nung offliner ako. Kasi halos araw-araw naman talaga kami magkakasama nung mga members ko. Kaya walang choice. Araw-araw talaga kami magkakasama kasi naalala ko nung offline days, meron kaming apartment na nirerentahan. Malaking apartment, up and down. May 2 maliit na kwarto. Tapos, yun, magkakasama kami dun. Ha? Araw-araw, dun kami magkakasama. Yung ibang mga downline dun na nakatira. Tapos, yung mga downline ko hindi doon nakatira, doon madalas tumatambay, minsan doon nakikitulog, parang magtotropa lang kami doon. Okay, and masaya yon sa totoo lang, para sa inyo mga naka-experience ng ganun. Masaya siya, pero hindi siya productive. Hindi siya effective, hindi siya efficient. Okay, masaya lang talaga. So bakit? Kasi nagkakaroon ng law of familiarity. Nagiging familiar kayo masyado sa isa't isa. Kaya nga, nabanggit ko, di ba, para na kayong magtotropa. Hindi siya maganda. Kapag ka gano'n na nangyari bilang upline, mawawalan sila ng respeto sa'yo. Okay, mawawalan sila ng respeto sa'yo kasi nagiging familiar na nga. That is a law. Meaning, search nyo sa Google, law of familiarity. Pag sinabing law, katulad ng law of gravity, kahit hindi ka naniniwala dyan, walang pakialam ang law of gravity sa paniniwala mo. Kasi pag tumalon ka sa mataas na lugar, babagsak ka. Sa ayaw mo sa gusto, naniniwala ka man o hindi, mabuti ka man o masama, naniniwala ka man sa Diyos o hindi, relihiyoso ka o hindi, walang pakialam ang law of gravity sa nararamdaman mo. Babagsak ka. Yun ang ibig sabihin ng law kapag tinawag na law. Okay, hindi yan nababali. So that goes, that's the same goes with law of familiarity. Nagiging familiar masyado sa'yo. Kaya nangyari nun, hindi na kami nagiging productive. Nagtotropa-tropahan na lang kami. So, hindi siya maganda.
Pag nagsisimula ka pa lang sa pag-build ng grupo, ang pinakang importante na inuubos mo ang oras mo ay hindi sa bonding, hindi sa pag-training, kundi sa profit-producing activity or money-making activity, kung ano man gusto mo, pares lang naman yun. Ano yung ibig sabihin nun? Ano yung profit-producing activities or money-making activities? Prospecting, inviting, recruiting, selling. Okay, follow-up, closing, ganun yun. Recruiting and selling. Okay, kasi kasama naman na talaga dun yung prospecting, inviting, closing, follow-up, kasama na dun. Recruiting and selling. Yan lang dapat yung dalawang bagay na umuubos sa oras mo. Hindi bonding, hindi training. Training sa, pagtitraining mo sa downline at hindi rin pagtitraining mo sa kung saan-saan. Yung pag-aaral mo. Okay, hindi yun dapat ang umuubos sa oras mo. Kasi kapag yun ang umuubos sa oras mo, pansinin mo ang liit ng resulta mo. Or wala kang resulta. Pansin mo, kung matagal mo nang ginagawa yon, bakit ganun? Training naman ako ng training. Kinig ako ng kinig ng training. Training ako ng training sa mga downline ko. Binabanding ko sila, kinikwit ko, pero nagkukwit pa din. Yun. Yun ang reason. Kasi puro ganun na lang ang nangyayari. Sobra. Itong 3 times a week, sobra-sobra yan. Okay. Ito, alam to ng mga members ko dito na nakikinig sa akin. Ngayon, kasi malaki na kami eh. So, nasa ibang-ibang stage na naman to. Pero nung nagsisimula, ang training ko is every week din. Every week. Kasi wala pa akong mga leaders nung mga time na yun eh. Nagsisimula pa lang eh. Pero, as time goes by, hindi ko hinayaan na ako na lang palagi. Hindi ko hinayaan na ako lang palagi. Ang ginawa ko is nag-develop ako ng mga leaders na willing din. So, hanggat wala akong nakikita na leader na willing, okay, willing na mag-train din, willing na mag-build din, ako lang. Ako lang muna. So, ang gagawin ko, magre-recruit ako. For the 6 days, magre-recruit lang ako na magre-recruit. Profit-producing activity lang. Recruit, sell, yun lang. For 6 days. 7th day, training. Doon ako nagtitraining. Okay, nagtitraining, nagmomotivate ng mga members, ganun. No? Pero yung 6 na araw ko, inuubos ko sa recruiting and selling. Kasi naandun ang pera. Wala sa training, wala sa keeping, wala sa bonding. Hindi ko sinasabi na hindi importante yan. Importante yan. Pero, in moderation, katulad nga na sabi niya, bigla ko tuloy naalala si Miss Universe, Catriona. No? Everything is good but in moderation. Diba yun yung sinabi niya? Yun yung nagpanalo sa kanya. Pero dapat may tamang frequency siya or tamang kung gano'ng kadalas, which is hindi dapat talaga madalas. So, yun yung nagsisimula ko. Once a week lang. Once a week na training lang. Since online ako nagbibuild noon, ever since 2017, online lang ako nagbibuild, di ganito lang. Dati Facebook Live, ngayon Zoom. Meron din sa mess. Actually, merong free sa ano eh. Zoom kasi, pag free, 45 minutes lang yun eh. Pero sa totoo lang, pwede na yun. Habang nagsisimula pa lang kayo, hindi mo naman kailangan sobrang habang training. Hindi naman kailangan yun eh. Hindi yan ganun ka-importante sa simula. Messenger rooms, meron din, di ba? Messenger rooms nga ba yun, yung tawag doon? Yung parang Zoom din, pero sa Facebook. Free, that is completely free. So, ganun ako nagsimula. Inuubos ko yung oras ko sa bagay na importante na magbibigay sa akin ng pera. Okay? Hindi porket masaya sa pakiramdam, tama yung ginagawa mo. Yan yun yung palagi niyong tatandaan. Kasi masaya eh, bonding, di ba? Kwentuhan, baliwan, paweran. Okay lang naman magbaliwan kayo, mga members mo na ikaw with your members, okay yun. Kasi nakakadagdag yan sa motivation. Ang hindi okay na pambabaliw ay yung pambabaliw sa prospect na nagbibigay ka ng false expectation, na yayaman agad sila basta sumali sila. Yun ang hindi okay na pambabaliw. Pero pag kayo-kayo na, magkakasama na kayo eh. Isang kumpanya na kayo, isang grupo na kayo. So okay lang. Okay lang yung mga ganun. Kasi ako every now and then, binabaliw-baliw ko din yung mga leader ko. Actually, mga leader ko. Mga member, once in a blue moon. Kung baliwin ko yung mga yan. No? Kasi alam naman nila kung ano yung result na meron ako. At hindi rin maganda eh kapag binabaliw mo yung mga members. Lalo pag palagi. Pag binabaliw mo sa resulta, hindi maganda. Nakaka-demotivate yun. Akala nyo ba nakaka-motivate? Hindi. Di ba? So, masyadong frequent yung 3 times a day. 3 times a week pala. So, at least once a week lang, tas ubusin mo na yung oras mo sa
sa mas importanteng bagay. Minsan kasi ang hindi minsan, madalas din kasi ang nangyayari, nagtatago kayo dito eh. Okay? Aminin mo o hindi. Hindi mo ako matataguan or hindi mo ako mapapag ano bang magandang term? No, hindi mo maitatago sa akin yung takot mo. Paulit-ulit ko yung pinagdaanan eh. Paulit-ulit ko nang nakita 'yan. No, yung iba kasi ang madalas ay nagtatago sila sa ganito. No, I am not saying na si Arvin lang to kasi si Arvin lang naman yung spokesperson nyo. Pero kayong may mga downline na madalas ang ginagawa nyo, nagtatago kayo sa ganito eh, sa training, sa bonding. Nagtatago, ano ibig sabihin nagtatago? Is ginagamit nyo ito as parang dyan kayo nagtatago para hindi nyo gawin yung mas importanting bagay, which is recruiting and selling, dahil madalas kayong nare-reject kasi masakit. Kaya nagtatago kayo dito sa bonding and training na to. Di ba? Nanood ako ng training, productive, hindi productive yun. Nanood ka lang ng training. Okay, walang kwenta yon kasi potential power lang yon. Kung hindi mo naman ginama, walang kwenta yung training na pinanood mo. Kaya ngayon na sinasabi ko din eh, every now and then, nire-remind ko sa mga nanonood sa akin at especially sa YouTube, na hindi ko ginawa yung mga YouTube videos ko para i-entertain kayo. Gawin nyo kung ano yung tinuturo ko doon. Kasi walang kwenta yun eh. Kung pumapasok lang sa inyo, tapos... Yes, may magandang idea, ganyan, parang ganda gawin ito. Tapos hindi mo ginagawa, walang kwenta yung pinanood mo. Ang pag-training or pag-aral, hindi productivity yan. Ang productivity, nag-produce ka ng result. Yun ang productivity, nag-recruit ka, nagbenta ka, yun ang pagiging productive. Okay? So yun. Yun ang sabihin ko sa inyo, especially sa inyong mga ano, sa inyong mga matatagal na nagbi-build ng grupo. Kung gano'n ang ginagawa mo, pansin mo, madalas na palaging bonding, training, kwentuhan, poweran, pansinin mo, hindi lumalaki grupo mo. Hindi rin lumalaki resulta mo. Napansin mo? Kasi nasa maling lugar yung oras na ibinibigay mo. Maling lugar. Okay, that is the reason why, no, ito, bigyan ko na rin kayo ng idea, sa grupo namin, yung mga members na nakakapagpasali, hindi sila ang nagtitraining sa mga napapasali nila. Ang trabaho lang nila magpasali. Ang trabaho lang nila, ang sinasabi ko lang palagi sa kanila, mag-recruit ka lang or magbenta ka lang or gawin mo both. Bahala ka kung anong trip mo para ka kumita. Hindi mo trabahong mag-training. Unless maging leader ka, pero kung hindi ka leader, hindi mo trabaho mag-training. Okay? So, kaya lumalaki na lumalaki yung grupo namin. Kasi nasa tamang lugar. Okay, nasa tamang lugar yung effort at oras nila. Yung mga hindi nakikinig sa akin, walang resulta. Bahala sila sa buhay nila. Wala akong magagawa dun. Okay? So, I hope naging klaro yun. Naging klaro yun sa inyo. Okay? So, yun. Shout out kay Colona Manalo from Chaong, Chaong Crescent and Riyadh. Chaong, tas biglang Riyadh, no? Layo, no? Chaong, malapit na kayo dito sa amin. Mga 1 hour siguro. Oo. 1 hour mula doon hanggang dito sa Lucena. Ayan. Sino pa yung mga bagong dating natin? Lorelai. Okay, from Dubai. Si Gerald Vincent Mylen. Si Mylen. Akala ko Mylen, mawawala ako eh. Nahanap kita. De, joke lang. Yun. Joash. Shout out. Okay. So yun, huwag kayong magtatago sa... Ito palagi nyo tatandaan. Para sa akin, law rin to ng universe eh. Kung palagi mong pinipiling gawin yung madali, maghihirap ka. Kung pinipili mong gawin ay yung mahirap, magiging madali sa'yo. Okay. Para sa akin, law din yan eh. So bibigyan ko kayo ng magandang example. Ano ba yung madalas hanap ng mga tao? Di ba syempre madali? Kahit sino naman, walang kahit na sino gustong mahirapan, kahit naman ako eh. Hindi ko gusto na mahirapan kung tatanungin mo ako, ayoko rin naman mahirapan. Pero, paulit-ulit ko itong sinasabi, walang pakialam ang mundo sa kung anong gusto natin o ayaw natin eh. Ang mundo meron niyang laws na kung hindi mo sundin, ikaw yung mahihirapan.
Kung sundin mo, edi mas mapapadali sa'yo. Pero madalas yung laws na yon ay challenging na sundin. So for example, ang tao, ang gusto madali, yaman agad, o tama na nangyayari sa kanila. Nai-scam, nadadala ng mga unethical networkers. Okay, sa totoo lang, okay pa yung mapasali ka ng unethical networker, at least legit. At least legit pa rin naman yung kumpanya, unethical lang talaga sila. Kasi kung, kasi may way pa naman eh, may way pa naman, which is itong ethical nation. Pero pag na-scam ka kasi, di ba, na pag na-scam ka, wala, babay pera mo, tapos wala yung kumpanya, mawawala rin naman ang parang bula. So, di ba, sayang lang din. Okay, so yun. Okay, next question, meron ako nakita dito from, ang i-add nyo, ulitin ko ha, ang i-add nyo ay mga networker. Huwag kayong mag-add dito ng hindi networker, magagalit sila sa inyo. Bahala kayo dyan. Okay, and bago nyo sila i-mention dito, i-add nyo muna sila. Kasi kahit i-mention nyo sila dito, kung hindi pa sila part ng group, hindi rin nila ito makikita. Okay, so meron ako nakita magandang question dito. By the way, doon sa mga nagtatanong sa akin or kung meron na magtatanong sa akin about sa prospecting, inviting, ganyan-ganyan, chorba, follow-up, closing, I highly recommend panoorin nyo na lang yung nandun sa YouTube ko. Mas kompleto pa yun. Mas masasagot pa kayo nun kesa sa akin. Kasi dito, limited lang yung time natin. So, 35 minutes na. So, may 25 minutes na lang tayo. Actually, 20 minutes na lang. Kasi kailangan ko din matapos to before mag-9 dahil may training pa kami. So mas maganda gano'n lang. Pagdating sa mga technical part, YouTube na lang kung punta kayo doon. At saka yun, at least pwedeng yung ulit-ulitin. Okay, ito, from Gerald Subia. Okay lang ba na unahin ko attitude at perspective ang pag-aralan ko sa MLM company ko na sinalihan? Para sa akin, hindi mo kailangan aralin to. Okay? Yung ugali, perspective, mindset, hindi talaga kailangang aralin yan. Yes, nagbibigay yung company ng training, nagbibigay yung mga uplines ng training about dyan, pero those, guide lang yung mga bagay na yon. Pinipilit ko pa kasi mag-English yan. Guide lang yung mga bagay na yon. Para maintindihan mo yan, no, kailangan mo siyang gawin everyday. Okay? As time goes by, kahit anong aral mo dyan, kahit paulit-ulit mong pakinggan yung training ng upline mo for the next 24 hours na naka-loop lang siya paulit-ulit about mindset, hindi mo yun maiintindihan hanggat hindi mo siya paulit-ulit ginagawa every single day. For example, bibigyan ko kayo. Sigurado ako na experience nyo na to, na pumasok ka sa banyo kasi maliligo ka, tapos bigla mo na lang namalayan, tapos ka ng maligo. Yung nagulat ka, tapos na ako maligo? Nagsabon ba ako? Nag-shampoo ba ako? Sino sa inyo yung mga naka-experience ng ganun? Ano? Comment kayo dyan. Sino sa inyo yung mga naka-experience din ng ganun? Yung pasok mo sa banyo, tas ang lalim ng iniisip mo, naligo ka, tas bigla mong namalayan, tapos ka ng maligo. Tapos, tinignan mo yung sarili mo, nagpupunas ka na. No? Ano nangyari? Di ba? Kung hindi mo naranasan yun, ibig sabihin hindi ka naliligo. De, joke lang. So kasi, hindi naman madalas. Pero nangyayari na sa akin yun many times, pero hindi naman madalas. Nangyayari sa akin yun pag malalim talaga yung iniisip ko yun. Dami kong iniisip. Nagugulat na lang ako. Teka lang. Ano ba? Nakapagano? Natatawa ako sa sarili ko kasi nag-automatic ako eh. Now, ano yung point ko? Bakit ko to sinasabi? Hindi lang naman sa paliligo. Even sa pag-toothbrush, ganun din naman. Automatic. Diba? Pag-drive, kung may mga sasakyan kayo, even motor, kotse, pag nag-drive ka, automatic. Pansin mo, ang lalim ng iniisip mo, pero automatic ka, nagda-drive. Pag nag-red light, yung stop light, natigil ka. Galing eh, no? Ang tawag kasi doon, that is habit. Okay? Habit yon. Kasi ang utak natin, tamad yan mag-isip. Kaya ang utak natin, limited lang yung information na nakakuha ng conscious mind natin, ng utak natin. Kasi tamad yan mag-isip. Ang ginagawa niyan is nag-form siya ng sarili niyang habit. Ngayon, yung habit na finoform ng utak natin ay walang pinipili. So, ibig sabihin, kung mali yung paulit-ulit mong ginagawa, dinidevelop nyo yun as a habit kasi hindi naman niya alam kung anong tama o mali. Okay? That is the same with
yung sinasabi ni Gerald na perspective, attitude, mindset, no? Kailangan maging habit yan. Kailangan mo siyang paulit-ulit gawin. Hindi mo yan maiintindihan hanggat hindi mo ginagawa. Yes, nakakatulong, may ambag yung pakikinig sa training, syempre naman. Kasi ako, marami akong training na pinakikinggan every single day paulit-ulit. Marami akong training na paulit-ulit pinakikinggan. Lalong-lalo na kapag meron akong isang certain topic na gusto kong maintindihan or gusto kong ma-refresh, paulit-ulit kong pinakikinggan. Nakaloop. Nakaloop sa akin. Okay? Paulit-ulit ko siyang pinakikinggan. Madalas, hindi naman nalulup ulit kasi isang, madalas yung mga pinakikinggang training oras, isang oras, dalawang oras, 5 hours ng mga audiobook, ganyan pinakikinggan ko. Pero, habang nakikinig ako sa mga ganong training, madalas may ginagawa akong ibang bagay. For example, profit-producing activity, nagre-recruit ako, nagbebenta ako, nag-workout ako, yun na, tsaka ako nakikinig ng mga ganon na training. Pero hindi ako yung nakikinig ng training na nakatunga nga lang tapos wala akong ginagawa. Kasi para sa akin, sayang eh. Ang importante naman kasi sa akin, kahit hindi ka active na nakikinig, pumapasok yan sa subconscious mind. Okay, nakaka-tip kayo ng marami sa akin ha. Kasi itong mga training na to, usually sa grupo ko lang to tinuturo. No? So, ganun yon. Kaya, para maintindihan mo yan, attitude, mindset, perspective na yun, kailangan, ikaw mismo yung gumagawa. May kasabihan nga, what you hear, you forget. What you see, you remember. But what you do, you understand. Kung ano yung naririnig mo, makakalimutan mo yan. Kung ano yung nakikita mo, maaalala mo. Pero kung ano yung ginagawa mo, maiintindihan mo. Kapag naintindihan mo na siya, that's the time it becomes easier. Mas madali na siyang gawin kasi naintindihan mo na eh. At nagiging automatic siya, nagiging habit. Kasi naintindihan mo na eh. Huh? Hindi sapat yung aral ka lang ng aral. Kinig ka lang ng kinig, panood ka lang ng panood, hindi. Kailangan ginagawa mo siya. So actually, same goes with everything. Even sa skills, ganun din naman. Pero ito kasing sa perspective, attitude, mindset, yan kasi yung challenging. Kasi programming yan eh. Yung skills, sobrang daling ituro. Ang daling gayahin, daling kopyahin ng skills. Pero ito, mindset, ugali, napakalaki. Para sa akin, this is 80-20. 80% ng success mo manggagaling sa mindset and attitude. 20% sa skills. Success, tinutukoy ko ha. Ibig sabihin, pagyaman, pag-asenso. Yung mga pangarap mo matutupad, ganun. Yun ang tinutukoy ko. Hindi kumita lang. Kasi sa skills, pwede ka nang kumita eh. Pwede kang kumita ng malaki, pero hindi ibig sabihin magiging successful ka. Kaya maraming tao na akala nila, ang daming alam na skills, ang daming inaaral, ang daming ginagawa, pero dahil mali yung mindset, dahil mali yung attitude, hindi nagkakaresulta. Pansin nyo yun. Baka nangyayari din sa'yo. Okay? Kasi nga, mali yung mindset. Napakalaking factor nun eh. Yan yung isa sa mga reminder sa akin na yung result ko, hindi yan, maliit na percent, 20% dahil sa magaling ako, dahil sa highly skilled ako, dami akong alam, 20% lang yun. Pero 80% ng success ko ay nanggaling sa mindset ko at sa ugali ko. Kasama na sa mindset yung perspective o yung pananaw mo sa buhay kasi yung mindset ay collection ng iyong mga beliefs and perspective or pananaw. Mga paniniwala mo at pananaw mo. Yun ang mindset. Mga paniniwala at pananaw mo sa buhay. Okay? So, instead na isipin mo aralin, hindi. Gawin mo na lang. Gawin mo every single day. Kung ano yung sinasabi sa mga training about sa pagbabago ng way of thinking, gawin mo every single day. And, ibuhos mo, katulad ng sinabi ko kanina, ibuhos mo yung oras mo sa tamang lugar, which is profit-producing activities. Alright? Power ba? Power, no? Dami kayo natututunan. Marami ba natututunan so far? Comment kayo dyan. Para alam kung may kausap pa ako. Comment kayo dyan. Marami ba? Payaman ba? Marami ba natututunan? So, yun yung palagi yung tatanda. Kahit gaano karaming alam mo, walang kwenta yan lahat kung hindi mo ginagawa.
Kahit gaano ka katalino, kahit gaano karaming skills and scripts ang matutunan mo, walang kwenta yan lahat. Kung mali yung mindset mo. Hindi ka naniniwala sa akin, bahala ka. Ikaw mismo yung mag-trial and error. Kasi dadating ka din sa dulo, sasabihin mo, tama ako. Okay. I've been there, done that, paulit-ulit na nangyari sa akin yan. Paulit-ulit ko na rin nakita sa iba. Kaya alam ko kung ano yung sinasabi ko. Ano yung tamang mindset? Tamang mindset mo, diskarte mo, at motivation. Pagdating sa tamang mindset, masyadong broad ito. Okay, masyadong broad. Pero ito na lang yung siguro pwede kong maibigay. Kasi marami akong pwedeng maibigay. Okay. Pero ito na lang siguro yung pwede kong ibigay sa inyo. Number one, pagdating sa tamang mindset, number one, ay it will take some time. Ayun yung paulit-ulit mong i-remind sa sarili mo. It will take some time. No, sa Tagalog, ano sa Tagalog yun? Sa Tagalog ay hindi siya agad-agad. Hindi mo agad-agad makukuha yan. May tamang proseso. Yun, para mas madali. May tamang proseso. May tamang timing pwede rin. Actually, nasa Bible yan. No? Hindi mo kailangan maging relihiyoso para maging totoo yun. No, there is a perfect time for everything. Hindi ako nagkakamali, nasa Proverbs yan. Pero yun nga, hindi mo kailangan maging relihiyoso para maging totoo yun, para maging tama yun. Kasi tama talaga yun. Na may tamang time, may perfect time para sa lahat. So sa'yo, pero ito yan, ang perfect time sa iba, hindi perfect time para sa'yo. Kaya wag na wag kang magkukumpara ng sarili mo sa iba. Magkaiba kayo ng dinadaanan. Magkaiba kayo ng buhay. No, magkaiba kayo ng racetrack. Magkaiba kayo ng finish line. Magkaiba kayo. Akala mo lang, porket same company, even pa same team, even pa downline mo yan, even pa upline mo yan, magkaiba pa rin kayo. Yun nga yung maganda eh. Out of 7 billion population sa buong mundo, bawat isa sa atin may unique na fingerprint. Imaginin mo yun. Unique na fingerprint. Diba? Imaginin mo yun. Bakit ganun? Isang reminder lang yun para sa atin na magkakaiba tayo, kahit pa kambal, magkaibang fingerprint. Hindi porket kambal, no, iisa lang sila, hindi. Kahit kambal, magkaiba ng ugali. Minsan nga, sa itsura, nagkakaiba din eh. Kahit kambal. No, meron kang makikitang certain difference sa kanilang dalawa kasi nagkaroon ako ng girlfriend na kambal. Hindi yung kambal yung girlfriend ko, yung isa lang sa kanila. Nung high school ako. nung una ko sila nakita, hindi ko malaman kung sino sa kanila yung ano, hindi ko pa siya girlfriend nung mga time na yun. Hindi ko malaman kung sino sa kanila. Pero nung naging girlfriend ko yung isa, doon ko na realize unti-unting na natutunan kung ano yung difference nilang dalawa. Sa ugali, napakalaki ng agwat nilang dalawa, iba yun. Yung naging girlfriend ko na yun ay ano eh, dito. Ano ba magandang ano para hindi masyado? Maldita. Maldita. So, yun. Petas yung kakambal niya. Medyo mabait. Mabait. So, yung mga ganun, imagine mo yung unique. Unique tayo bawat isa sa atin. So, hindi mo pwedeng kumpara yung sarili mo sa iba. And yun nga, it will take some time. May tamang proseso kang pagdadaanan. Hanggat hindi mo nakukuha yung success, ito lang yung palaging sagot dyan. Hindi ka pa ready or hindi mo pa deserve. Worst, hindi ka na ready, hindi mo pa deserve. Usually, yung ganun, hindi ka na nga ready, hindi mo pa deserve. Usually, para sa mga baguhan yan. Less than one year. Okay. Less than one year. Hindi ka ready, hindi mo deserve. So, ano ibig sabihin nun? Paano nasabing hindi mo ready? Hindi ka ready. Yung mindset mo. Marami pang mali. Marami pang kailangan ayusin. Hindi mo deserve yung ugali mo. Yung ugali mo, yung skills mo, kulang pa. Yung ugali mo, palpak. Madalas na andun yan eh. Uulitin ko 80-20. 80% skills. 80% mindset and attitude. 20% lang yung skills. Okay? 20% lang yung skills. So always, every time na hindi mo na-achieve yung goal mo, palagi mong babalikan, ano yung problema sa mindset mo? Yun yung palagi mong alamin. Ano yung problema sa mindset mo? Ano yung problema sa ugali mo? Okay, kung meron kang mentor na tawag dito, na nakakilala sa'yo, o
or even close friends, pwede mo silang tanungin para makatulong rin sila. Ano sa tingin mo yung problema sa akin? Kasi ganun ako nung nagsisimula ako, hanggang ngayon naman eh. Minsan tinatanong ko yung mentor ko, dati kasi nung nagsisimula ako every week, dahil yung mentor ko before, kasama ko siya palagi kasi offline eh. Yung pinakauna kong mentor, every week nagtatanong ako sa kanya, nililibre ko siya sa McDo kasi nung mga time na yun, kumikita naman ako kahit papaano sa pagbebenta ng products. Nililibre ko siya sa McDo, tapos one-on-one lang kami, tinatanong ko siya, upline, ano yung nakikita mong mga maling ginagawa ko? Every week, ginagawa ko yun. Hindi man every week, every other week, ginagawa ko yun. Tapos nililista ko. Lalo na yung, ano, sinasabihan ko yung upline ko na wag mong i-sugarcoat. Kahit masaktan ako, wala ka dapat pakialam doon. Wag mo isipin yun. Mas maganda nga kung masasaktan ako kasi malalaman ko na totoo eh. So yun, kapag sinasabi niya masakit sa akin, nililista ko. Tapos sa susunod na meetup na namin, tatanong ko sa kanya, upline, may na-improve ba ako dito? Dito sa mga nakita mo na mali ko. Ayun. O isa pa yun, another thing yun pagdating sa tamang mindset. Willing ka ba na i-correct ka kahit masaktan ka? Yung tinatawag na constructive criticism. Kung hindi, huwag kang umasa na magiging successful ka. Ayaw mo masasaktan. Para mo na rin sinabi na gusto mong matutong maglangoy, pero ayaw mong mabasa. Diba parang tanga lang. Gusto ko maglangoy, pero hindi ako pwedeng mabasa. Sige, mag-isa ka. Diba? So parang ganun. Kung ayaw mong masasaktan, wag ka rin maghahangad ng success. Okay? So yun. It will take some time. Hindi mo pwedeng kumpara yung sarili mo sa iba. And kailangan marunong kang tumanggap ng constructive criticism. Okay, diskarte. Pagdating sa diskarte, online. No? Online. Bakit ko pipilitin yung sarili kong mag-offline, lalo na sa sitwasyon natin? Optional lang sa amin yung pag-offline. Gusto mong gawin, pwede. Okay mo, di wag. Online. Motivation. Ano yung motivation ko? Mabigyan na magandang kinabukasan yung magiging future family ko. So yun na nasa isip ko, yun na yung goal ko ngayon eh. Pero dati, nung nagsisimula ako, ang motivation ko, pride. Ngayon, hindi na. Kasi marami na ako napatunayan. Wala na akong kailangan patunayan pa sa kahit na sino. Marami na ako napatunayan. At marami nang tumahimik. Yung mga dati kong mga haters, tagapalakpak ko na ngayon. Yung mga dati hindi naniniwala sa akin, Lodi na yung tawag sa akin ngayon. Yung mga kamag-anak, mga kaibigan, kakilala. Or yung mga dating pinagtatawanan ako, meron ako sa tawag dito. Yung mga dati pinagtatawanan ako, hindi na ako kinakausap. Huh? Hindi na makatingin sa akin. So wala na akong kailangan patunayan eh. Pero nung nagsisimula ako, pride, yun ang motivation ko. Pride, kailangan kong may patunayan. Yun yung nagpapagigil sa akin. Yun yung yun yung nagpo-push sa akin. Yun yung pinakamalalim kong reason why. Hindi ko reason why yung family ko noon, makatulong, makaahon sa kahirapan, yung mga drama. Hindi ko sinabing mali yun kasi may kanya-kanya naman tayong reason why. Pero hindi yun ang reason why ko eh. Akala ko dati yun yung tamang reason why. Nakikireason why lang pala ako. Pero hindi naman talaga eh. Kasi pag sinasabi ko yun para sa family ko, hindi ko naman nararamdaman. Alam kong hindi totoo eh. Pero pag sinasabi ko yung about sa pride, yung gusto kong may papatunayan, ayokong dumating sa point na sasabihin ng mga taong hindi naniwala sa akin, na buti na lang hindi ako naniwala sa iyo. 'Di ba? Sabi ko sa'yo, tama ako, wala kang mararating diyan. Pag ini-imagine ko 'yon na sinasabi sa akin ng mga taong hindi naniwala sa akin, talagang gigil na ako noon. Tumitingdig na yung balahibo ko, kahit inaantok ako, kahit pagod ako, kahit gutom ako, hahataw ako. 'Yun ang reason why ko. 'Yun ang talagang 'yun ang totoong motivation ko. Ngayon hindi na. Eh. Pag may mga nagsasabi sa akin, pag may mga haters diyan, mga nagsasabi sa akin ng kung ano hindi maganda, okay, sige. Ako masaya pa rin buhay ko, kayo miserable. Ako maraming pera, kayo wala. No, hindi naman sa pagmamayabang, pero yun na lang yung nasa isip. Hindi ko sinasabi sa kanila yun, ha? Yun na lang nasa isip ko. Okay, sige. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. No, masaya pa rin naman ang buhay ko, eh. So hindi na, so ibig sabihin nun, hindi na pride. Nag-evolve rin yan eh. Pag may mga na-achieve ka na, mag-evolve din yung reason why mo. So ngayon naman, ang reason why ko na, motivation ko na is yung mabigyan ng magandang future, yung magandang kinabukasan, magandang buhay yung future family ko. Kasi yun, nag-usap kami ni Grace, sabi ko 5 years from now, magkakaroon tayo ng sarili nating dream, yung dream house natin. Tapos
pwede na tayong magpakasal, yung mga ganun. So, yun na yung reason why ko ngayon. Yun na yung motivation ko ngayon. Hindi na yung katulad ng dati. So, sa'yo, hanapin mo kung ano yung totoong motivation. Walang tamang motivation, walang tamang reason why, walang tamang sagot dun. Ikaw ang nakakaalam niyan. So, huwag kang maki-reason why sa iba. Na nakita mo, di ba, especially sa mga offliner, anong reason why mo? Nagtanong yung upline, tapos nakita mo yung katabi mo, ang sagot, madrama. Gusto ko, mayahon sa kahirapan yung pamilya ko. Ang tagal na kasi naming naghihirap. Tapos ikaw iniisip mo, siguro yun yung tamang sagot. Sige, kagayahin ko na lang. Parang ang tanga nun. Ikaw nakakaalam ng reason why mo. Ikaw lang, wala nang iba. Kung ano yung totoong nararamdaman mo kapag tinatanong yung reason why na yan, kung ano yung talagang nakakapagpagigil sa'yo pag naiisip mo, yun yung totoo na para sa'yo. Maisipin mo yung sa akin, pride. Pride, di ba? Eh, sa yun yung totoo eh. Anong gagawin ko? Pikiin para tanggapin ng iba? Na dapat ang reason why mo, magulang? Eh, hindi nga eh. Hindi nga eh. Ano yun, pipikiin ko yung sarili ko? Para lang tanggapin. Wala akong pakialam kung tanggapin nila o hindi. Ang totoo sa akin, para sa akin yun. Hindi yun para sa kanila. Ah, wala naman nagsabi sa akin yun, actually. Na maling reason why. Wala naman nagsabi sa akin ng ganun. No? Eh, yun lang yung point ko. Kasi baka yun ang iniisip mo eh. Na may tamang reason why, may tamang motivation. Wala, ikaw ang nakakaalam yan. Okay, ikaw ang makakasagot niyan. Bukod tanging ikaw at wala nang iba. Alright, so it's already 8:55. Kailangan ko mag-prepare sa kasunod namin na training. So medyo mahaba-haba yun. So ayaw, marami kayong natutunan. Pasensya na doon sa mga hindi ko nasagutan. Bawi na lang ako next Friday, 8 p.m. Philippines time. Yan yung Q&A session natin. Itong live session natin. Every Friday, 8 p.m. Philippines time. So agapan nyo. Mag-set kayo ng alarm. I-add nyo yung mga members nyo. Dami nyo natutunan, di ba? Oh, para sa inyong mga upline diyan, imaginein mo narinig yung mga pinagsasabi ko, narinig ng member mo. 'Di ba? Sayang. Sayang hindi mo sila inimbita. Oh. Edi ang mangyayari afternoon siguro, sabay-sabay na kayong hahataw instead na ikaw pa ulit yung uulitin mo lang kung anong sinabi ko sa kanila, nagsayang ka pa ng oras. Inulit mo lang sa halip na humahataw na kayo ng sabay-sabay. 'Di ba? Oh, 'yun, isang tip ng diskarte 'yun. Okay? Nakasave ka na ng time, nakasave ka pa ng effort. Okay, so with that being said, no, I hope marami kayong natutunan dito sa ating live session. Kita-kits tayo next Friday, 8 p.m. Philippines time. So, for additional training resources, marami akong nilagay sa description. Kung ikaw ay nanonood dito sa Facebook, nasa taas yung description. May mga links dyan papunta sa mga training at mga kung ano-ano pa. And kung ikaw ay nanonood nitong training na to sa YouTube, nasa ilalim yung description, so hanapin mo yung mga links dyan for additional training resources. So yun lang, magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye, kita-kits.